Ang pagbabawas ng timbang ang isa sa mga top priority ng maraming tao. Ngunit ang pagpapapayat ay talagang challenging at nangangailangan ng matinding paghahanda at disiplina upang sa gayon ay may nasusunog na mga taba at calories sa ating mga katawan sa ating pagpapayat. Ibibigay ko ang listahan ng mga pagkain na maaaring makatulong sa iyo sa pag-lose at sa pag-gain ng weight. Sundin ang aking mga tips dahil healthy ang mga ito. Dapat ay iwasan natin ang pag-lose at pag-gain ng weight sa tulong ng mga unhealthy foods. Kung interesado ka sa topic na ito, ay para sa iyo ang mga video na ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamabilis na paraan para tumaba. Number 1. Kumain ng red meat. Ang una sa ating listahan ay ang pagkain ng red meat. Ang red meat ay mayaman sa kolesterol na nakakatulong upang makagain tayo ng weight. Ang red meat ay magandang source ng protein at iron. Hindi na kailangan ng mahabang proseso ng pagluluto ng red meat. Ang kailangan mo lamang para sa perfect healthy diet mo ay lagyan ito ng olive oil at saka i-oven. Para sa good source ng fats, mas maiging kainin ang T-bone, strip, beef tenderloin at ribs. Isang paalala lamang, hindi dapat sabay nakainin ang red meat at ang pagkain may high saturated fats. Number 2. Kumain ng peanut butter. Ang ikalawa sa ating listahan ay ang paboritong palaman sa tinapay ng marami, ang peanut butter. Ang peanut butter ay mayaman sa fat at protein. Kung ikaw ay gagamit ng kahit isang tablespoon lamang nito, ay tiyak may 100 calories ka na. Siksik din ang peanuts sa bitamina katulad ng folic acid, vitamin B, vitamin E at magnesium na makatutulong sa iyo sa pag-gain ng weight. Para tumaas ang iyong daily calorie intake, maglagay ng makapal na palaman o thick layer ng peanuts sa iyong whole wheat bread. Number 3. Gumamit ng whole fat milk. Ang ikatlo sa ating listahan ay paggamit ng whole fat milk. Ang simpleng solusyon upang makagain ng weight ay ang paggamit ng whole fat milk kaysa sa skimmed milk. Ang whole fat milk ay magdaragdag ng 60 calories per glass sa iyong daily calorie intake kaysa sa skimmed milk. Ang whole fat milk ay siksik din sa nutrients at vitamins katulad na lamang ng vitamin D at A. Pwedeng-pwedeng gamitin ang whole fat milk sa tuwing ikaw ay kakain ng oats at cereals. Number 4. Kumain ka ng patatas. Ang ika-apat sa ating listahan ay ang pagkain ng mga prutas. Ang prutas ang isa sa mga dapat mong kainin palagi upang makagain ka ng weight. Ang mga nire-recommendang kainin upang makagain ka ng weight ay ang mga tropical fruits katulad na lamang ng saging, mangga, papaya at pinya. Ang mga tropical fruit na ito ay may natural sugar na taglay. Ang mga prutas na may natural sugar ay makatutulong upang mabilis na i-full ang iyong stomach at bigyan ka ng instant energy. Sa tuwing ikaw ay gagawa ng dessert, ay maaaring gamitin ang mga prutas na ito na may natural sugar bilang pampatamis. Gamitin mo ito kaysa gumamit ng saturated artificial sugars. Kung para sa iyo ay boring ang pagkain ng plain na prutas at gulay, ay humanap ng recipe sa internet na magiging guide mo upang gumawa ng sobrang sarap na smoothie. Number 5. Kumain ka ng abukado. Ang ikalima sa ating listahan ay ang pagkain ng abukado. Alam mo ba na ang abukado ay mayroong 140 calories? Maganda ito kung gusto mo na makagain ng weight. Ang abukado ay may healthy fats, mga bitamina at mineral katulad na lamang ng vitamin E, folic acid at potassium. Ang abukado ay maaaring gamitin sa salad o di kaya ay gawing spread o palaman sa iyong toast bread. Mag-research sa internet kung paano gawin ang napakasarap na avocado spread. Number 6. Kumain ng whole wheat bread. Ang ika-anim sa ating listahan ay ang pagkain ng whole wheat bread. Kung gusto mong makagain ng weight ay huwag kalimutan ang pagdagdag ng whole wheat bread sa iyong diet. Ang whole wheat bread ay may kakayahang makapagbigay ng sapat na sustansya
na makatutulong sa iyo. Higit sa lahat, mayroon itong calories na makadadagdag sa iyong daily calorie intake. Mayroon itong fiber at minerals na wala sa normal na white bread. Ang isa sa nagagawa ng whole wheat bread ay ang gawin kang manatiling busog sa mahabang oras. Number 7, kumain ka ng butter. Ang ikapito sa ating listahan ay ang paggamit ng butter. Ang butter ay mayroong mataas na calories. Kung nagsasawa ka ng uminom ng whole fat milk araw-araw, ay maaaring kumain na lamang ng whole wheat bread at saka lagyan ito ng butter. Sa mahinang apoy ay isa lang ito hanggang sa ito ay ma-roast ng maayos. Sa paraang ito ay makapagbibigay ng sustansya na kakailanganin mo sa iyong goal na makagain ng weight. Tandaan lamang na ang butter ay mayroong saturated fats. Pwedeng gamitin sa ating mga kinakain, ngunit may limitasyon. Number 8, kumain ng mani. Ang ikawalo sa ating listahan ay ang pagkain ng mani o nuts. Ang mani o nuts ay isang great snacks na makatutulong sa iyo upang makapag-gain ng weight. Magandang source din ito ng fat and nutrients. Mayroon din itong fiber. Ang pagkain ng mixed nuts o pinaghalo-halong nuts ay maganda upang manatiling busog sa mahabang oras. Maaaring ilagay ang nuts sa iyong bag sa tuwing ikaw ay papasok ng trabaho at eskwela. Number 9, kumain ng cheese. Ang ikasyam sa ating listahan ay ang pagkain ng cheese. Hindi ka na mahihirapan kung paano i-consume ang cheese dahil maaari itong i-partner sa maraming dish at dessert na inihahanda sa ating mga mesa. Kung nabuboring ka na sa pag-inom ng whole fat milk, ay maaaring subukan ang paggamit ng cheese. Ang milk at ang cheese ay may pareho at pantay na vitamins at nutrients. Ang cheese ay may napakataas na fat, kaya naman talagang fit ito sa iyong pag-gain ng weight. Number 10, kumain ng patatas. Ang ikasampu at huli sa ating listahan ay ang pagkain ng patatas. Ang patatas ay mayroong high carbohydrates, isang paraan upang makapag-gain ng weight sa mabilis na panahon. Ang patatas ay mayroon ding napakataas na protina, fiber at vitamin C. Huwag ismulin ang patatas dahil hindi lang ito nakapagbibigay ng vitamins at nutrients, kundi nakakaganda din sa ating mga balat.